Maligayang panunood. Welcome to Eden's Kitchen, inspired by Simply Mushroom. Isa na naman po ang kapanapanabik na araw ang aming ibabahagi sa inyo sapagkat ngayon ay ipapakita namin kung paano namin ginagawa ang sarili naming bibimbap. Yes, usong-usong ngayon ang mga Korean novela, ang mga K-pop na yan, at ang mga kinakain yan ay ginagaya din po nating mga Pilipino. So, nag-create po tayo ng mas masarap at mas masustansyang version gamit po natin ang Simply Mushrooms. Yun po ay ang isa sa mga produkto nating tocino or marinated mushrooms. At pagpalan po natin ng isa na namang masarap at masustansyang juice. Ito po ay sa pamamagitan ng tamarind o yung ating sampalok. So, I hope at the end of this episodes ay magiging masaya tayo at matututo sa aming mga ibabahaging kaalaman sa inyo. Ayan, at muli po tayong nagbabalik para sa ating episode na Vegetarian Bibimbap with Tamarind Juice. So, una po muna nating tatalakayin bakit namin pinifeature ito. Hindi lamang siya dahil sa uso, dahil sa mga Koreano, kundi po talagang timing kasi yung pong mga nutritional facts and health benefits na makukuha po natin, yun po talaga yung mahalaga, no? Na dapat ay hindi lamang dahil uso. Dapat ito ay everyday o madalas nating kakainin. Kung tayo ay maghahanda, pwede po itong pang-potluck. Pwede rin po ito sa mga birthday yan. At pwede rin ito na halos gawin nyo ng paborito talaga ng ating pamilya. So, sisimulan po natin sa ating unang ingredients na homemade kimchi. Kung bibili po tayo ng commercial, bukod sa mahal, sa ating pong mga vegetarian, lalo na sa vegan, hindi po yun naaangkop sapagkat ang kanilang kimchi ay talagang may kasamang mga seafoods gaya ng squid o kaya ng mga uyap, yung maliliit na hipon, ano? So, nasarapan kami nung una, hindi ko naman nababasa yung mga ingredients, kaya nung malaman ko, sa re-research ko, na ano ako, na-alarm ako doon, pero gusto ko siya eh. So, I have to create my own version na actually, nung lumabas siya ay mas napamura po ako. Ano yung benefits ng kimchi na yan? Ito po ay maganda sa ating gut. It aids in digestion, ano? Proper digestion. At saka since fermented siya, yung mga natural flora ng ating stomach ay natutulungan ma-maintain doon sa loob. Tsaka dahil fibrous siya, ganun pa rin, it help us to eliminate, no, yung mga waste natin doon sa katawan. So, power pack din po yan. May yung kimchi namin na ginawa ay meron din siyang carrots na alam naman natin para maganda siya, meron carotenoids. May vitamin A din para sa ating mga mata. So, yung next natin ay ginisa lang po sa oil na may maraming bawang, si carrots. Kasi dapat yung mga ingredients natin talaga, ihanda mo siya, i-prepare mo siya ng kaiga-inga nyo, no, sa mga kakain sa atin. Parang commercial din. Then, sumunod po natin ay si bok choy. Pwede rin kayong gumamit ng pechay. So, si green leafy vegetables, again, ang marami siyang vitamins and minerals and syempre, yung fiber na kailangan natin para mag-eliminate. And of course, yung hindi nawawala dyan, dapat meron po tayong sprouts. Mayaman po siya sa mga protein. Plant-based na naman ang protein natin. Any sprouts will do at pwede nyo pong gawin. Kaya lang, kung busy kayo, bili na lang po tayo ng mga, ang tawag po natin dyan sa palengke ay toge.
Ang soybeans, pwede rin po natin gawing sprouts, pero talagang ginagawan po natin yan ng effort kasi hindi po siya ganun kadali at medyo matagal ang oras. And of course, kasama po natin dyan yung ating yung sikat na marinated mushroom or tocino mushroom. Kaya nakita nyo sa unang mga episodes namin, sinasabi natin na napakahalaga ng role na yan kasi mula sa simpleng tocino or marinated na yan ay makakapagpalabas po kayo ng iba't ibang potahe na masarap at masustansya at tiyak na magugustuhan ng ating pamilya. So the typical bibimbap ay meron naman talaga tayong nakatoppings na itlog. Diba? Sa mga hindi kumakain ng itlog, yung mga vegan, it's optional. Pwede nyo pong tanggalin. And ang preparation po niyan ay simple lamang, like ginisa. Pwedeng huwag kayong mag-gisa. Pwedeng gamit kayo ng mga cast iron nyo, ilagay nyo lang siya doon, pwede nyo rin siyang i-blanch doon sa mga ayaw po talagang gumamit ng mantika. But kami, we use the olive oil, tapos nilagay na namin yung hindi po kailangang sunugin yung ating garlic. Kailangan lang ay medyo uminit siya, di ba, mag-brown ng konti kasi mas hilaw, mas masarap po yung garlic kasi lasang-lasa mo. Again, alam naman natin kung anong merong properties ang garlic kaya marami pa rin kami kung gumamit ng it's more on para sa ating mga blood cholesterol, ano, yung si garlic. So, lahat po yan, yung mga ginisa na yan ay may kasamang mga garlic. And of course, yung sauce, yun po ang nagdadala talaga sa bibimbap. Ginaya pa rin natin yung ginagamit nila, we use the gochujang o yung sauce na ginagamit talaga nila sa bibimbap. So, wala naman ako nakitang kontra doon. Pero more ang ingredients naman nun ay Korean pepper, yung hot pepper nila. So yung sa amin, nilagyan lamang po namin yan ng para maging ano siya, yung gochujang, yung Korean paste na yon, nilagyan lang po namin siya ng sesame oil. Tapos nilagyan namin ng marami po kasi yung serving, hindi ko maiano sa inyong actual, pero kung mga personal siguro na gamit natin, like lagyan nyo lang ng 2 TBSP na sesame oil, yung 1 TBSP na gochujang nyo, no? Tapos lagyan nyo ng konting 1 TBSP din na toyo. Ang gamit ko po ay mushroom soy sauce. Pwede yung mga ordinary nyo, tas okay na po yon. Hindi siya nangangailangan ng maraming kung anik-anik dyan. Pwede natin i-follow yung mga commercial. Diba? Panuorin nyo na lang. Then, of course, hindi po masarap ang pagkain kung wala tayong katabing panulak. Nakasanayan na, although hindi po yun tama. Alam naman natin, dapat it's 30 minutes before or after every meal natin. Kaya lang, ayan na yan, nakasanayan na. So, at least gagamit na lang tayo ng healthy. At very interesting din yung juice na gagamitin natin sapagkat ito'y common. Pero halos sa lahat ng bahay dito sa paligid natin may mga tanim. Or even kayo, baka meron kayo dyan sa tabi-tabi nyo. So balit, pinapansin nyo ba? Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang ating sampalok o si tamarind. Si tamarind po, kapag hinog na, ang itsura niyan ay madali po siyang mabuksan. Ganyan lang. Okay? Ngayon, ang interesting part nito, pag kinain mo to ng raw, syempre mas ha-harness po natin yung benefits nito na ano-ano ba yung meron siya. Na-amaze ako kasi nakita ko na ito aside from fibrous siya, meron po siyang mga properties na tumutulong. Meron siyang pyridoxine, tumutulong para bigyan tayo ng magandang brain function. Meron po din siyang vitamin A, meron din siyang vitamin C. So marami siyang property at tumutuling din po siya para ma-reduce yung ating mga blood cholesterol. So can you just imagine yung ordinary puno na nandyan lang sa paligid natin, hindi pala natin alam ay marami siyang pwedeng magawang tulong sa atin. And one good thing about this ay pwede ni siyang gawing pang negosyo. Dapat lang, mag-aral talaga tayo, alamin talaga natin. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin kailangang hirap dahil Panginoon, pinagkalooban tayo ng maraming biyaya dito sa ibabaw ng lupa. Subalit tayong mga tao ay nasanay na kasi sa instant. At tamad tayo kasi po talaga medyo matrabaho.
But since gusto nating masustansya, gusto nating natural, dapat po pag-aralan natin hanggang sa makasanayan natin. Ito po ay nabibili sa halagang 25 pesos na kalata. 240 ml lang. Samantalang nahuhulog lang yan sa tabi-tabi natin. Ba't hindi kaya ikaw ang gumawa at gawin mong negosyo kahit ibenta mo pa ng 15 pesos yung 350 ml na bote? Di po ba pwede? Okay. So, ang kasama po nito na gagamitin natin mamaya ay gagamitan natin siya ng lime. Kung wala kayong lime, meron po tayong lemon dyan, meron pa rin tayong kalamansi dyan sa paligid natin, ay pwede po nating isama. So, yung mga maaasim, automatic alam na natin yan at green sila, rich in vitamin C. Okay? Natural vitamin C yan. So, the best talaga sa atin ay lahat natural, libre, nandyan lang sa paligid. Yun lang talaga po. Matyaga tayo at maparaan para ma-enjoy natin yung gift ng ating kalikasan. So, maraming salamat at sa patuloy ninyong panunood. Sunod po nating segment ay ipakikita naman namin sa inyo kung papaano po namin ito ihahanda ng simple-simple pa rin para inyo pong magaya. So wag po kayong aalis at kami ay magbabalik at sa aking pagbabalik kasama ko pa rin pong muli ang aking magandang Ate Nicole. Are you just hearing about the Adventist Advantage for the first time? Well, the good news is that this advantage is available at any age. Researchers in California looked at men who joined the Seventh-day Adventist Church after the age of 50. After being church members for 10 years, the mortality risk for these men had fallen by up to 25%. The Adventist healthy lifestyle made the difference. Adopting a healthy lifestyle at any age is another ageless advantage. Forgiveness. Stress impacts our heart in negative ways. When we're sad, when we're depressed, or we're holding a grudge, we hurt our heart. I want you to forgive someone. I mean truly forgive someone, not just someone who cut you off in traffic, but someone who has hurt you. You don't have to call them up. You don't have to let them know. Forgiveness is for you and not them. But let it go so you can live. Welcome back sa pinaka-exciting na part ng bawat episode natin, ang ating actual cooking demo. So, naritong muli ang aking kapartner, Nicole. Magandang araw po sa ating mga manonood. Ngayon po, meron tayong magandang sarap na dish na merong unting-unting kick ng anghang. So ngayon anak, sisimulan na natin ulit ang pagluluto. Actually, mga naka-pre-cook na po ito. So, na-explain naman sa mga previous episodes natin paano mag-blanch at paano mag konting gisa no sa ating paboritong oil. So uunahin po muna natin habang lalagay tayo sa ating mga bowl ay ang pagluluto ng ating itlog. So any oil will do, pero ang available kasi natin diyan ay ang olive oil kaya ilagay na po natin. Pakikita lang namin kung paano ginagawa yan. May mga naka-ready na kasi marami po tayong iserve. Ayan, pagluluto. Kung paano kayo magluto ng itlog at kung paano nyo siya gusto, well done ba, half cook ba, kayo po ang bahala. Ang mahalaga, importante, saan kayo masaya. Okay. So anak, habang ako ay narito, maari bang tulungan mo na akong magbalat ng ating mga tamarind dyan para maipakita natin sa ating mga mahal Ogen kung paano natin yan gagawing juice mamaya. Simple lamang iyon.
at kahit ang batang maliit ay kaya namang gawin. So, sa itlog po kasi dapat hindi masyadong luto para may sauce. So anak, tinikman mo na ba yung ating ano na yan? Kung may tamis yan, may asin? Yes. Oh, napaka-asin. Maamoy pala. Maasin pala. So, may bisita tayo. Kanina pa po yan, naaamoy niya kasi yung ating karne, no? Pero hindi natin hahayaan yan. So ngayon, in-next po natin ang ating pre-cooked marinated oyster mushroom. Ayan. Hindi na po kailangang lagyan pa iyan yung natira natin na oil. Ay pwede nang siya na. Or actually, kahit walang oil yan, pwede na. Ang ginagawa lang po kasi natin dyan ay pinaiinit lamang po natin siya. So sa tingin pa lang, 'di ba, nakita nyo, mukhang masarap. Hindi lang po ito sa mukha, tunay po ang sarap ng mushroom na to. Very versatile po yung ating marinated mushroom. Sa mushroom po natin ay walang nasasayang kasi yung mga leftovers basta properly handled natin siya. Malinis, walang amoy, hindi siya mapapanis, ay pwede natin siyang ulit-ulitin na gamitin. At the more pong sumasarap kasi nanunuot po yung timpla o yung lasa ng ating sauce sa ating karne. Kaya no wonder po, ito talaga ay nagugustuhan ng aking pamilya at ng mga nakasubok na po ng aming mga Simply Mushroom products. So, itatabi na po natin. Anak, kumusta yung pagbabalat mo dyan? Naubos. Okay. Pagkatapos pong mabalatan ni Nicole yan, tatanggalin lang yung mga balat. Pakukuluin, ilalagay po natin yan sa pinakulong tubig, no? Then lalagyan po natin ng ano, ng lime, lemon or calamansi. Okay. So tutulungan ko na yung aking anak para mabilis. Kaya mo na yan anak, ako naman ay maghahanda na ng ating bibimbap. Sa paghahanda naman po natin, dapat artistic din tayo. Hindi basta-basta itatambak mo yan o isuswak mo lang dyan yan. Kasi magmumukha pong hindi masarap at saka hindi ka aya-ayang kainin. So may art din po, no? Total, ginaya mo na rin siya, ganahin mo na kung paano talaga nila yan piniprepare. Tapos yung mga lagayan natin, yung mga bowls, ay mahalaga rin po. Added factor din yon para magmukha siyang masarap. So, I need the rice. Ang rice po na ginagamit natin sa ating bibimbap, dahil gusto nating mas masustansya tayo, ay unpolished rice para po sa better digestions, no, ng ating mga kinakain.
At the same time, yung mga vitamins and minerals po na mayroon niyan. Pag po kasi yung mga polish na o yung mga white rice, nawawala na po yung mga vitamins nun. Ano ba yung mga vitamins nun? Meron po yung iron, meron din po yung vitamin A at marami pang iba. So, isiset na po natin sa ating bowls para tayo ay mag-enjoy pagkatapos. Paano ba? Hindi ko maano ang measurement kasi tansya na ako. Depende kasi yan kung sino yung kakain. Diba? So, paabot nga po na... Ayun. Yan. So, ito anak, pakilagyan mo ako ng kanin. Isang sandok lang kasi ano po ito, marami. Marami ka pong ilalagay. A little bit of everything para complete. Diba? Hindi siya pwedeng marami. Okay, ang isang bowl, kalahating sandok, pwede na. Then, balik na lang ulit later. Lalo na sa mga bata, yung baguhan lang na hindi pa sanay kumain, hindi po namin ine-encourage na bigyan niyo siya agad ng marami hanggang sa masanay po sila na ulit-ulitin na lang. Okay? Tapos, sa isang bowl po, ang ilalagay natin ay tig kakaunti lang. Kagaya ng ating una, ang ating homemade kimchi. Konti lang, mga isang sandok lang po yan. Susunod ang ating carrots. Ginisang carrot sa ating garlic. And then, ang gulay, kung ano man ang choice nyo ng gulay. Isang kutsara lang din yan. Then, yung sprouts. Isang kutsara lang din po yan. And of course, yung ating mushroom. 1 tablespoon ng mushroom. Dahil mayaman kami sa mushroom, dinadamihan ko yan. Okay. Of course, lalagyan po natin yan ng egg on top. Saka po natin lalagyan ng ating masarap na sauce. 1 tablespoon lang din po yung kailangan natin sa sauce, pero mayaman ako sa sauce, pwede niyong damihan. Pero alalay lang kasi medyo maanghang po yan. Ayan. So, ganyan lang po, kasimple ang preparation ng ating bibimbap. Sana po ay maibigan ninyo ang ating simpleng bibimbap, ano, the vegetarian version. At habang tinatapos ko ito ay ipakikita naman ni Nicole kung paano niya gagawin yung ating tamarind juice. Una anak, ilalagay mo yan sa kumukulong tubig. Yung iyong tamarind. Patayin mo na yung apoy. Yung ipato. Yan. So, kumukulo yung tubig. Patayin mo na yung apoy. Ilagay mo yung tamarind. Hindi, anak, diretso na, ganyan na. Ayan. Ayan. Okay, tapos hahalu-haluin mo yan. Hanggang sa yung lamukot po ay humiwalay doon sa buto. May kapaitan po yung buto, kaya iwasan natin na yung buto ay masugat nyo. O kaya makasama siya sa i-blender nyo, kung i-blender nyo man yan. Marami pong pwedeng gawin si tamarind. Nung maliit pa ako, yung mga nakaka-relate dyan, tamarindo.
sa mother ko is from Mindanao, so yung tamarindo sa amin, sa mga Bisaya, nako, lami yan kaayo. Unfortunately, dito yung mga anak ko, ayaw nila ng tamarindo. Kaya talo ako, hindi ko ginagawa kasi ako lang mag-isa ang kakain. Okay? So, tingnan po ninyo, naghimiwalay na po yung humihiwalay na po yung pulp sa buto. Ay. Paghiwalay po ng pulp sa buto, palalamigin nyo lang yan, tapos lalamasin nyo pa para talagang makuha nyo po yung lamukot nyan. And at the same time, pag lumamig na, saka nyo po ilalagay yung ating lime. Pag nainitan po kasi yon, mamamatay yung kanyang properties, no? Yung kanyang vitamin C. So sa malamig na stage na po natin ihahalo. Pagkatapos po nating palamigin ang ating inilagay na tamarind at sa isang litrong tubig, pag po lumamig, saka pa lang po natin ilalagay yung ating 100 ml na lime, calamansi juice or lemon. Okay, and then after that, itatabi po natin siya, no, for sa gagamitin natin na kung kailan nyo gusto. Actually, kung iyan po ay naka-bottled, pwede siyang mag-last sa ating mga, kung naka-freezer po yan, pwede siya for 3 months. Kung chilled lang naman, ay pwede siyang mag-last ng 2 weeks. Sa amin, hindi tumatagal, 1 day ubos. Okay. So, ito na po yung finished product natin ng ating tamarind juice. Okay. Ito na po yung finished product ng ating tamarind juice na meron na po iyang lime. So, ito ay ready to use na. Ngayon, pag nag-use naman po mamaya si Nicole, magtimpla ka na anak para maipakita mo sa kanila habang tatapusin ko to. Okay, for every bottle, ang gagawin ni Nicole dyan ay isang 500 ml. Pag ihahanda mo na, 500 ml ng concentrated natin dito. Tapos, 1 cup po ng ating caramelized sugar or stevia. Kayo pong bahala. Pwede din pong brown sugar. So, i-shake mo muna anak konti. So anak, habang ginagawa mo yan ay tatapusin ko to at nang tayo ay makakain na. Yan. Okay. Halo-halo lang yan. I-stir mo yan. Yan. So napakasarap pong maghanda kapag alam mo yung hinahanda mo ay una, dapat tinatangkilik po muna ng pamilya, hindi ibang tao. Dapat po, huwag natin isipin palagi yung paano tayo kikita kasi maraming naggagawa ng ganito, iisipin, pagkakakitaan ko ba yan? Kung pagkakagastusan ko yan, ayoko na. Hindi po ganun. Dapat number one isipin natin yung mai-enjoy po at magbe-benefits din yung ating pamilya. So kami po, nung nagsimula rito talaga sa pagmamushroom ay more on pagkain lang, substitute sa meat ang hinabol namin sapagkat yung akin pong ex-boyfriend ay may mataas na cholesterol, meron din siyang problema sa kanyang diabetes, sa blood sugar niya, no? Medyo mataas po. Kaya talaga namang wala po akong choice kundi kare rin dahil takot po akong mawala ng driver. Ito na po ang naging finished product po ng ating 500 milliliters of concentrated tamarind. And ito rin po yung kasama niya na 1 cup of the caramelized sugar. Ito po natin na iced tea na siguro maasim. Stay tuned to see more recipes and to taste them as we go along with many more.